Sa paglalaro mo sa NBA, anong pinaka-memorable mo rito? Nung umabot kami ng finals, kasi even the first year, parang expected na kaming pumasok sa finals. Uh-huh. Tapos, di kami pumasok ng second year. Maganda dahil Manila versus Cebu. Mm-hmm. So, parang magandang parang yung, nakikilala kami ng mga tao. Uh-huh. Then, siguro magandang break din yun para sa akin, eventually na makapunta ng PBA. Mm-hmm. So, yun para sa akin, yun yung parang pinaka-memorable. Pero ang nag-alok talaga sa'yo noon, umpisa pa lang NBA na. NBA. Na-discover siya nun sa Cebu. Doon ako nakita. Sabi nila, Reynel, medyo mababa lang. Pero si Dondon siguro, mataas ka agad ang offer dito. Oo, sa NBA, Cebu? Sa Cebu. Magkano sa Aldo mo? Kasi kinagwento sa amin ni Ray. Kasi 15,000 daw siya. Well, first year, pareho kami. Actually, sa first year, pareho kami. 15,000 ka rin nagsimula. Hindi naman, 30,000. So medyo mababa talaga bigaya, no? Oo, mababa. Siguro malaking pera na nun yun. Para sa amin malaki kasi coming from... Mga 98. Kasi kung yung allowance namin sa college nun, 10 pesos per practice lang eh. So, 10 pesos, 1998? Oo, sa college. Pero, inuuna talaga yung education eh. So, parang maganda din sa amin. Pero, ano tinapos mo muna, doon? Yun lang, hindi ako nakapagtapos ng electrical engineering kasi yun na yung chance na pwede na ako mag-provide sa family ko. So, ito na yung opportunity na kinuha ko. May tatanong ako doon, kasi may kwento si John Ferrios na nakakatawa eh. Sabi ni John Ferrios, nag-tryout daw siya sa Cebu Gems, hindi siya tinanggap. Tinanggap siya sa Negro Slashers. Meron pang nagkwento naman sa akin. Totoo ba ito, doon? Nag-tryout ka sa Negro Slashers, hindi ka tinanggap, Cebu Gems ka nakapunta? Hindi ako nag-tryout, pero before nag-MBA, may liga yung Negros, ang tawag nga nun, NBA, Negros Basketball Association. So before nag-MBA, naglaro ako doon with Furials, teammate kami sa Sun Pride. So nakuha ko doon, naglaro ako doon, nag-MVP. Tapos the next year, parang hinanap ako pero nag-commit na ako sa Cebu Gems. So yung ganun pala yung kwento. Nagkasama naman pala si Jan tsaka itong si Don eh. Itatanong ko kay Jonas naman. Jonas, ayun nga, kasi isa ka sa actually pinaka-popular na players sa UAP. Napag-champion nga niya Chris yung FEU noon eh. Kasama niya si Arwind. Compare mo ba ang PBA sa UAP in terms of mga nanonood ng fans, in terms of reaction ng mga mga schoolmates mo sa'yo, at in terms naman sa mga fans mo ngayon sa Beerman? Siguro sa fans, alam naman natin UAP sobrang dami rin. Tsaka... Maraming ano, di ba? yung sa school, kung pumunta ka lang sa school mo, yung mga mas kilala ka. Saka pag natalo ka, ang hirap pumasok. So, grabe rin yung pressure. So, mas ano din dun eh. Mas, kumbaga, parang nag-start ka eh. Lahat naman ang pinagsisimulan mo, mas may meaning sa'yo. Kasi talagang lahat, first time eh. So, yun. So, PBA... Siyempre, yung first championship, sobrang saya rin. Tsaka sobrang hirap din yung pinagdaanan. Tsaka, almost equal din naman niya yung meaning sa akin. Kaya lang, pag sa UAP talaga, medyo iba rin siya. Pero ikaw, nung ikaw ay nasa kolehiyo pa, ano ang ina-ambition mong team na puntahan sa PBA? Talaga bang SMB rin ba pangarap mo? Oo, San Miguel. Kasi naglaro ako sa PBL nun eh. Hindi rin. Mukhang may alam si Dondon. Mayroon sumag kasi iba sinasabi, Barangay Ginebra. Yung iba naman, pure foods ang sinasabi eh. No? Yung sumuling tatlong yan eh. No? Oy, hindi. Uy, baka magalit si team manager Joaquin Trillo. Sa Alaska rin. Sabi rin. Pero talagang SMB. SMB kasi alam ko kung paano sila mag-handle ng players eh. Mm-hmm. Kasi sa PBL nga. Before, naglaro na ako under Magnolia. Uh-huh. So, talagang inaalagaan nila. Then, talagang they give importance sa buhay ng mga players. Kaya pero pagpasok mo, Jonas, ang coach na si Coach Shot. Coach Shot na. Coach Shot na. Kasi dati, di ba, Reuel, si Coach Jong. Tapos nag-swap sila ng barangay, di ba? So, at nagdaan din yung Magnolia nun kay Coach Shot. Reyes naman. Shot Reyes naman. Nagdaan din. Nagdaan din doon. Okay. Tatanong ko rin kay Dondon, siyempre. Isa ka nga doon, pinaka-popular ka ngayon. Isa sa pinaka-popular player ka sa PBA. Pero compare mo nga yung stint mo sa NBA. Dahil alam ko nun, iba yung mga fans nun sa NBA. So, nung Cebu Gems ka, parang yung buong Cebu, parang titigil para panoorin kayo nun. So, compare mo yung mga fans nyo nun sa fans mo ngayon sa San Miguel. Well, nung first 2 years nga sa NBA, parang kasi bagong liga,
yung mga tao, uy, bago to. So parang, tapos nakikita nila taga Cebu. So the more na sinusuportahan nila, like mga players from Negros na naglalaro, sinusuportahan din nila. At na-experience din namin yan pag nagtatravel kami. So makikita mo dun yung parang fan support kung saan yung laro namin ba. So ang maganda lang kasi yung Cebu malaki. So nakikilala kami, parang may ano pa nga dun na kasing sikat to namin yung mayor kasi oh, talaga. mas nalalagay pa kami sa front page sa, ng ano, ano na, local newspaper. So, local newspaper. So parang ano, parang nakakapanibago. Yun nga, at first parang di mo mapaniwala na at this early in your career makikilala ka. Pero yun yung magandang break din sa akin. Pagkalipat ko naman sa PBA, dumaan ako sa Tanduay. So Tanduay muna ako. Malalakas din yung mga naging teammates ko. Oo. Sila Alvarado, Eric Meng. Sikat yung mga ano niya, no? Lalo na nung naglipatan, mga magagaling yung mga lumipat eh. Mga So parang napasama din ako. Pero nung nalipat ako sa... I mean, nung pagdating ko dito sa Manila, syempre walang masyado nakakilala. Makakilala lang siguro sa'yo yung mga ano din, mga galing Cebu or mga taga-probinsya or yung nanonood ng NBA before. Uy, siya na yan, parang ganun. Minsan, mapagkamalan pa akong balisteros. Hindi, totoo lang. Mabali ako dati. Napag-aong yung malayo yun. So, ayos lang. Ayos lang. PBA player. Hindi naman sila nagkamali. Parang ganun. Pero okay na rin. Sinabi ko na rin kay Estong na napagkamalan akong balisteros. Pero nung lumipad ako sa San Miguel, so, yun yan, sabi ni Jonas, kilala to na parang inaalagaan yung players. And the same way din, kahit walang ginawa yung San Miguel, yung player mismo parang yung name maangat eh. SMB talaga. SMB. So yun, yun din yung nagawa ng San Miguel sa akin. Pero hindi ba kayo, kayong dalawa, hindi ba kayo naiilang? Kasi kapag binabanggit ang SMB, laging nandiyan nakakabit ang mga pangalang Samboy Lim, Hector Calma, Ricardo Brown, Alan Kaidek. Nagkaroon ba ng pagkakataon sa inyong career na parang sobrang na-pressure kayo dahil mukha yata yung mga nauna sa inyo eh, ang lulupit? Ako, para sa akin, hindi pressure. More na parang honored ka or ano eh. Kasi dati, pinakita ko nga kay Samboy at kay Papa Hec, I mean kay Hector Calma yung mga 10 peso bill, 20 peso bill nung high school pa ako, pinapirmahan ko sa kanilang dalawa eh. Nung nag-PBA na ako, pinakita ko sa kanila. Pinagulat sila. Sabi na, ganito na pala edad ko. Parang, wala na 10 peso na papel ngayon eh. So, mabanggit lang yung name namin na katabi nila. Kahit hindi namin maabot yung gano'ng kasikat sila nung time nila, is enough na for us. Si Jonas, I think maraming pressure sa'yo dahil actually isa sa pinakamagaling o pinaka-revered name sa point guard yung position mo, team manager niyo si Hector Calma. Wala ka ba nararamdaman na pressure o parang ina-idolize mo rin sila noon kamukha ni Dondon? Siyempre, ina-idolize ko rin sila pero yung pressure lang kay Cap lang, o Cinderella lang eh. para lang siyempre gamitin ka in front of him, parang siyempre kailangan you have to live up to it, tapos kailangan work hard ka kasi nakakaya rin kay Cap eh. So more of a challenge din, honored kami pero same time challenge ka kasi I think kailangan mo rin yun sa buhay or sa career eh. Para maging mas better ka, kailangan mo ng something na magpupush sa'yo. So, isa yun sa mga nagpupush sa akin para maging mas magaling pa. Alam mo, itong tanong na to, Reuel, talagang nireserve ako dahil nung binanggit mo na magiging guest itong si Dondon, sabi ko, irereserve ako ito dahil matagal ko itong napansin sa lige. Dahil nga SMB na si Dondon ngayon, si Alan Kaidek, naalala ko, ito si Alan Kaidek dati, sa ito ang ano eh, taka-bailout lagi ng San Miguel. Although, nung kahit sa Presto pa lang si Alan dati, di ba? Talagang napakagaling. At sinasabi, binabasa ko rin yung mga columns ng iba't ibang mga pahayagan, kung meron man daw dapat na pumalit dito kay Alan, itong si Dondon Hontiveros, dahil sabi nila magaling talaga na outside shooter ito eh. Don, paano ka nagpa-practice? At pinapanood mo rin ba yung idol mo, si Alan Kaidek, kung paano siya mag-practice para ma-perfect yung kanyang tira sa labas? Well, nung una kong nakasama si Coach Alan, nung isa siya sa mga coaches ng RP team before, tapos ako, bago pa lang, I mean, parang, uy, ganito pala talaga ito ka shooter. I mean, walang stretching. I mean, naturally, shooter siya. Gifted talaga. Yeah. Ako, pinaghirapan ko. I mean, nag-start lang ako as parang maliit na player, tapos point guard. Tapos nung tumangkad ako, doon ako nakakita ng chance na
pwede na ako. So, dinevelop ko yung outside shooting ko and defense ko. Eventually, nakatulong sa akin. Pero, i-compare ako kay Alan, kay Coach Alan, I mean, malayo siguro kasi si Coach Alan, yun nga, nasabi ko earlier, grabe, shooter talaga. Ako, pinagtrabuhan ko. Pero, I find my way also na maabot din yung kaya ko gawin para kay Coach Alan. So, ginagawa ko, like, every before practice, tinatry kong, I mean, ginagawa kong mag-rhythm shooting, then,